Ako si Dr. Paolo De Mapelis, isang gastroenterologist from UST Hospital and Una Medica. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang schistosomiasis at kung paano ito nakakaapekto sa atay o yung tinatawag nating hepatic schistosomiasis. Ang cause ng schistosomiasis ay isang parasite o yung schistosome, no? Ito ay isang uri ng bulate or parasite na nakukuha sa kapag na-expose ang isang tao sa isang tubig na may snail or suso na infected ng parasite. Ngayon, kapag ang tao ay nakapag-come in contact sa tubig or sa lupa na meron nitong mga schistosome, pwede itong mag-borrow or parang pwede itong pumasok sa ating mga balat, no? At pumasok sa ating katawan, pumunta sa bituka, sa bladder, or yun nga, minsan ay sa atay ng tao. So, ang mga simptomas, una, pagkatapos na ma-expose ang tao sa tubig na meron ng schistosome ay pwedeng magkaroon ng pangangati o tinatawag naming swimmer's itch, no? So kung kunyari tayo ay lumusong sa tubig na may schistosome ay maaaring magkaroon ng mga parang bite or kung saan man pumasok ng mga schistosome sa paa, sa hita, no? Sa binte. Tapos kapag ito ay nakapasok na sa ating katawan, depende kung saan ito pupunta, no? Sa case natin, no, maaari itong pumunta sa atay o yung tinatawag naming hepatic schistosomiasis, kung saan ang schistosome ay naglay ng eggs sa atay tapos doon dumami. Ngayon, kapag nagkaroon na ng pagdami ng schistosome sa atay, maaari magkaroon ng portal hypertension. Tapos pag nagkaroon na ng portal hypertension, pwedeng magkaroon ng tubig sa tiyan at magkamanas yung pasyente. Para sa mga tao na nakatira sa schistosome endemic areas, mabuti na una ay pakipag-ugnayan sa ating local government unit para sa mga programa para sa schistosome. So maaari silang magbigay ng mga libreng gamot, no? So make sure na i-contact ang local government unit. At pangalawa ay iwasan natin ang mga unnecessary exposure sa mga bodies of water, sa mga tubig, sa paglusong sa baha, no? At kung sakaling hindi man maiwasan ay magsuot lagi ng protective equipment, no? Tulad ng mga bota at mga waterproof na equipment.